10 pinakanotoryos na Filipino gang. Bahala na Gang. Isang street gang na nagsimula noong dekada 40 sa Sampaloc, Manila, na kalaunan ay kumalat sa United States. Ito ay pinamumunuan ni Divino Talastas. Bago itinatag ang gang, ang kapatid ni Divino na kilala sa tawag na Emong na sa edad 13 to 14 ay kinatatakutan na sa kanilang lugar. Siya ay kilala sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban at kilala rin sa pag-target at pagpaslang sa mga pulis. Dahilan ng kanyang pagkadawit sa ganitong gawain ay noong siya ay nahuli at pinahirapan ng mga pulis kabilang na ang pagkuryente sa kanyang ari. Ang mga unang miyembro ng Bahala na Gang ay matapang na nakikipaglaban sa kalsada at tapat na sumusunod kay Emong. Ang pangunahing layunin nila ay protektahan ang kanilang sarili mula sa takot na dulot ng iba pang mga gang. Ngunit habang lumalaki at kumalat ang grupo, unti-unti ring nagsimulang gumawa ng iba't ibang krimen ang marami sa kanilang mga miyembro. Kabilang dito, ang paggamit at pagtutulak ng bawal na gamot, panggigipit, pananakit, illegal na pagsusugal, pangungutong sa mga negosyante, at kidnap for ransom. Asitilin Gang. Modus ng grupo ang magnakaw sa mga pawnshops at iba pang tindahan. Taong 2012, isang pawnshop sa Cubao ang ninakawan. Nabuksan ang vault gamit ang acetylene torch. Natuklasan din ng mga otoridad na may butas sa sahig at tunnel kung saan doon dumaan ang mga magnanakaw. Ayon sa mga pulis, posible umano na acetylene gang ang may pakana dahil sa paggamit nila ng acetylene. Kuratong Balileng. Bagamat nagsimula bilang isang anti-communist at vigilante group, umabot sa punto na itinuring sila na isa sa pinakamalaking sindikato sa buong bansa. Noong May 1995, nakuha ng grupo ang atensyon ng mamamayan dahil sa kanilang kontrobersyal na pagkakapaslang sa isang engkwentro laban sa Philippine National Police sa Quezon City. Ang grupo ay orihinal na itinatag ng Botanical Youth Club noong 1986 upang bantayan ang pagkalat ng mga grilyang komunista sa mga lalawigan ng Misamis Occidental, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Ang unang leader na direkta namang pinili ng militar ay si Octavio Ongkoy Paruhinog na umano'y ginamit ang grupo hindi lamang para sa opisyal nitong layunin kundi pati na rin sa pagsasagawa ng illegal na gawain. Ang grupo ay naging epektibo sa pagpapalayas ng karamihan sa rebelding gerilya. Ngunit sa panahon na nakamit na ang peace and order sa mga lugar, ay inutusan ng militar na buwagin ang kanilang grupo at itigil ang operasyon. Sa halip na sundin ang direktiba, ito ang naging simula ng kanilang pagsagawa ng mga illegal na gawain. Mula noon, ang sindikato ay naging bahagi ng mga aktibidad tulad ng pagkidnap, pagnanakaw, pagtutulak ng droga at iba pang krimen. Kalaunan, 11 miyembro ng Kuratong Balileng ang napaslang ng Presidential Anti-Crime Commission na pinamumunuan noon ni Panfilo Lacson. Ngunit sinampahan ng kaso sina Lacson at iba pang kasamahan nito ng Free Legal Assistance Group o FLAG na itinuturing na pinakamalaking law firm para sa karapatang pantao. Noong 2003, inatasan ng mataas na hukuman ang Quezon City Regional Trial Court upang muling kasuhan si Lacson at 33 iba pang opisyal ng pulisya. Pero idinismiss ito ng korte dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ang prosecutor na kumakatawan sa FLAG ay pinangungunahan ni Jose Manuel Chel Jocno. Tumugon at nagsagawa ng apila sa mataas na hukuman upang muling ibalik ang kaso sa korte para maipakita ang mga bagong ebidensya laban kay Lacson at sa iba pa. Ang kampanya kontra illegal na droga ng Duterte Administration ay lubos na ng palubha sa sitwasyon ng Kuratong Balileng. Karamihan sa mga paruhinog ay pinaslang unahuli. Una, noong 2017 Osamis Raid. Noong 2018, ang mga leader ng gang na sina Manuelito Estomata Francisco, Rizalina Francisco at June Osamis Francisco ay nahuli ng Police Regional Office 1. Ang mga pagsisikap na buhayin ang gang sa Zamboanga del Sur ay natuklasan at napigilan. Kaugnay ang naging saad ni Pangulong Duterte na mayroong mga pulis sa Zamboanga del Sur na sinusubukang buhayin ang Kuratong Balileng. Martilyo Gang. Ang grupo na kilala sa paghahaluhog ng mga jewelry shops at department stores. Ang bawat miyembro ay nagmula sa mga pinakamapanganib na sulok ng lipunan, hindi natatakot na mamatay o pumaslang. Ang gang ay pinamumunuan ni Sulaiman Dimapuro, isang charismatic at tuso na leader. Tinawag silang Martilyo Gang dahil ito ang pangunahin nilang ginagamit upang basagin ang mga estante ng alahas tuwing sila ay nagnanakaw. Kadalasan silang nag-ooperate na may 5 hanggang 7 miyembro, 4 o 5 ang sasalakay sa loob, sa kasagsagan ng peak of shopping hours. Ang natitirang miyembro ang magsisilbing lookout at nakatokang magdispatcha sa mga gwardiya ng tindahan. Milyon-milyon ang halaga ng kanilang nalilima sa bawat operasyon. Kaya naman, itinuturing silang napakalaking banta para sa lipunan. Satanas Gang. Ang Satanas Gang ay isang Filipino-American street gang sa Southern California na itinatag noong 1972. Sinasabing ito ang pinakamatandang Filipino-American street gang sa Los Angeles.
Ang Satanas ay nagsimula bilang isang grupo mula sa Temple Street na tumiwalag noong 1970s. Noong 1972, isang grupo ng car club ang itinatag sa Los Angeles ng ilang Filipino-Americans na nakabuo ng cultural band, lalupat sila ay minorya. Sa simula, ang club ay limitado sa mga Pilipino lamang, hanggang sa nagsimula silang mag-expand o magtayo ng branch sa iba't ibang mga lungsod sa Southern California, kasama na ang San Diego, La Puente, Cerritos, Oxnard, New Jersey at New York at iba pang karating na lugar nito. Salisigang. Kilala sa kanilang modus na salisi, isang paraan ng pagnanakaw sa pamamagitan ng pag-distract sa biktima habang ninanakaw ang kanilang mga gamit. Ang gang ay bihasa sa pandaraya, manipulasyon at mabisang paraan upang hikayatin ang kanilang mga biktima. Hindi lamang sa pagnanakaw sila nasasangkot, kundi pati na rin sa pangungutong at pandurukot. Ang ganitong gawain ng grupo ay nagdadala ng malaking banta sa kaligtasan at seguridad ng publiko dahil karaniwan silang nambibiktima ay sa palengke at shopping mall. Waray-waray gangs. Ang waray-waray gangs ay mga grupo na kinabibilangan ng mga tribong waray. Nagsimula ang mga ito sa lalawigan ng Leyte at Samar at kumalat naman sa Luzon. Ilan sa mga miyembro ay dati o aktibong mga sundalo tulad nina Eliseo Bares, Alfredo Mondares at Army Corporal Pelagio Roera. Dahil dito, nagkaroon na rin ng imbestigasyon ang pulisya kung may koneksyon ang mga ito dahil sa dami ng mga matataas na kalibring armas at pampasabog ang narecover mula sa mga gang. Kadalasan sa kanilang ginagawa ay pagnanakaw at ang ilan sa kanilang kasamahang gang ay nasasangkot din sa kidnapping, carnapping, pamamaslang, gera sa gang at bintahan ng droga. Dahil sa marahas na mga pagtatagpo nila sa mga pulis, sila ay naging pinakakilalang gang sa Pilipinas. Budul-budul gang. Karaniwang gumagamit ng psychological tactics ang gang na ito tulad ng pambobola, pagpapanggap bilang mga otoridad at pakikipag-ugnayan sa mga tao upang makuha ang impormasyon o kanilang loob. Kapag nakuha na ang tiwala ng biktima, sila ay magtatangkang mag-organisa ng anumang uri ng panlilinlang upang makakuha ng pera o mga mahahalagang bagay mula sa kanilang mga target. Halimbawa sa kanilang modus ay ang pagpapanggap na sila ay bahagi ng Peking Lottery o negosyong nangangailangan ng free advance payment. Minsan din ay nagpapanggap ng mga religious leader o mga individual na nag-aalok ng himalang luna para sa iba't ibang sakit. Ang mga pamamaraan ng budul-budul gang ay napakahusay at ang kanilang mga taktika ay palaging nagbabago. Kaya sila isang malaking banta sa mga inosenteng individual na maaaring maging biktima ng kanilang mga panlilinlang. Akyat Bahay Gang. Isang notorious criminal group na bihasa sa pagnanakaw sa mga tahanan at iba pang pribadong ari-arian. Kilala ang grupo sa kanilang kahusayan sa pag-akyat sa matataas na gusali at pader, pati na rin sa kanilang kasanayan sa lockpicking at iba pang paraan ng panghihimasok. Bago nila gawin ang hakbang, sinusuring mabuti ang kanilang target at tinitingnan kung saang bahagi mahina ang seguridad at pagpapatupad ng koordinasyon sa grupo. Ang gang na ito ay mahuhusay at di basta-basta mapapansin. Nagdulot ng matinding trauma sa mga biktima, kaya ang law enforcement agencies ay patuloy na nagtatrabaho upang dismantilihin ang kriminal na grupo na ito. Sige-sige Sputnik Gang! Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Kilalang street gang at isa sa pinakamalaking grupo sa bansa. Nabuo ang gang noong dekada 60 bilang bahagi ng dalawang grupo na kilala sa pangalang Sige Sige sa Tondo at Sige Sige Commandos na naging maalam na kalaban ng Sputnik. Noong dekadang iyon, nagtatag sila ng kanilang teritoryo sa maraming squatter area sa Tondo at bilangguan sa Maynila kabila ang Manila City Jail at New Bilibid Prison. Iniulat ng mananaliksik na si Franklin Ashburn na sila ay ang pinaka-organisadong gang sa Manila City Jail noong panahong iyon. Ang kanilang motto ay "He who comes to destroy us will himself be destroyed," na direktang pinapatamaan ang mga Visayan gangs tulad ng Okso, na sa tingin ng Sputniks ay nag-invade sa teritoryo ng mga Tagalog sa Maynila. Ang kanilang pangalan ay hinango mula sa Russian orbital satellite na may parehong pangalan dahil sa spying o all-knowing na kakayahan nito. Pinagmamalaki din ng mga Sputnik ang kanilang kaalaman sa mga nangyayari sa loob at labas ng bilangguan sa lahat ng oras. Sa panahon din ng drug war, iba't ibang kaso ng karasan ang isinasagawa ng gang. Noong January 4, 2017, isang miyembro ng Sputnik na kilala sa pangalang Randy Lizardo ang bumaril at pumaslang sa pulis na si PO1 Enrico Domingo sa Tondo. Kasama si Domingo at iba pang mga opisyal ng PNP sa isang by-bust operation sa bahay ni Lizardo.